Mga Kajansky, kumusta po kayo? So sa ating mga kababayan dyan o kung saan ang bansa naroon kayo, ay mag-ingat po kayo lagi. So keep safe everyone. So anyway, this morning ay meron na po tayong napaunang upload. So kung na-miss niyo yun, ay pakicheck na naman po dito sa ating channel. And for today's video ay may bago naman tayong i-share sa inyo ng mga pampaswerte na kung saan ito ay makakatulong sa inyo para mas lalo pang lumago ang inyong pangkabuhayan at para mas lalo pang makaakit ng mga swerte sa inyong pamumuhay. So na nating pahabain to, without further ado, let's start now. Welcome back mga Kajansky. So alam nyo ba na meron tayong mga pampaswerte kung kayo ay naniniwala sa mga pungsoy beliefs na kung saan meron tayong mga good luck, lucky charm upang pwede natin palamuti o pang-display natin sa ating mga kabahayan na kung saan ay ito ay nakakaakit ng good luck, especially sa yaman or usaping pananalapi. So kung kayo ay nakarinig na kayo ng Laughing Buddha mga Kajansky, ito ay ayon sa pungsoy na itong Laughing Buddha na ito ay kapag nilagay natin ito na nakaharap sa ating mga pintuan, ito ay nakaka-attract ng happiness, success, kasaganaan sa mga pamilyang nakatira rito o sa loob ng ating pamamahay, and also it attract wealth or money. Diba na ang Laughing Buddha na itong mga Kajansky ay napaka-auspicious at maraming mga mayayaman ang naglalagay nito sa kanilang mga kabahayan na kung saan nilalagay nila ito facing the main door o ang kanilang front door. And pwede din sa mga negosyante na nilalagay nila ito sa kanilang mga establishmento. Dahil ito talaga ay nakakapang-akit din ng swerte na kung saan ito ay ibig sabihin talaga nito, it's attract money and wealth. And also it symbolizes happiness mga Kajansky para sa mga pamilya. So ito ay ayon din sa mga superstitious belief mga Kajansky, mga sa pamahiin na 'di ba yung Laughing Buddha na ito, kung makikita nyo ang kanyang tiyan ay napakalaki. So kapag hinawakan mo daw yan or inyong hinimas, ay mas lalo daw kayong siswertihin. So habang hinihimas nyo ang kanyang tiyan at mag-wish kayo mga Kajansky, ay ito ay matutupad. Basta't lamang kayo ay maging positibo at samahan nyo ito ng aksyon. Diyan mga Kajansky, na ang mainam din na pang-akit, pang-hakot ng mga swerte na dapat meron kayo sa loob ng inyong pamamahay ay yung mga elepante. Yung mga dekorasyon or mga palamuti, pwede po tayong maglagay nito sa ating pamamahay. Mag-display po tayo nito at mainam na ilagay ito na nakaharap facing yung inyong sa inyong mga main door o sa ating mga front door. Dahil ito po ay popular sa all over Asia na ang itong elepante ay talagang mainam. It symbolizes good luck, wisdom, power, and fertility. Lalo na po sa bansang India at saka Thailand mga Kajansky. Talagang ang elepanteng ito ay talagang tinuturing nila na napakasagrado, lalo na po sa mga negosyante. Alam niyo ba na yung mga negosyante sa bansang ito, lalo na sa bansang India, na sila din po ay nag-aalaga ng hayop na ito, yung mga mayayaman, dahil sa pinaniniwalaan na kapag ito ay tinratong nila talaga ng parang miyembro ng kanilang pamilya, inaalagaan nila ng maayos. So binibigyan din sila nito ng swerte pagdating sa kanilang mga negosyo. At ito ang nagpapayaman sa kanila lalo. So napakasagrado at talagang inaalagaan talaga nila ang elepanteng ito. Dahil ito ay symbolizes also as happiness na nagbibigay kasiyahan sa pamilya aside sa money and wealth. Okay? So kung tayo naman po ay syempre hindi naman po tayo nakaka-afford talagang nang bumili ng elepante, so pwede naman po tayong mag-alaga ng mga palamuti na lang or mga display ng elepante. Lalo na po sa mga business owners, nilalagay po nila ito sa entrance or sa paharap ng kanilang mga main door dahil ito ay umaakit ng swerte papasok sa kanilang mga establishmento, okay? At hindi lamang po ito na sa ating mga displays na naghahakot ng swerte na napaka-auspicious niya mga Kajansky, lalo pa kung ito ay lumitaw sa inyong panaginip na ang elepante din ay isang sign na may senyales na yamang paparating sa malapit na hinaharap. Ibig sabihin nito may magandang kapalaran na para sa taong nakapanaginip ito na siya ay yaman or may mga windfall na darating or especially sa mga usaping pananalapi. May bigla ang perang darating nang hindi niya inaasahan
o ang taong ito ay malapit ng yaman. So ganun po ang simbolismo or interpretasyon na kapag nakita nyo rin ang elepante sa inyong panaginip. Naman mga ka-Jansky, alam niyo ba na hindi lang tayong bansang Pilipinas ang maraming mga pamahiin, paniniwala o mga ritual sa pang-akit ng mga swerte? Alam niyo ba na sa bansang Japan ay meron din silang mga pampaswerte sa kanilang mga wallet o pitaka? So pinaniniwalaan doon na kapag kayo po ay naglagay ng mga origami frog na ito ay kulay verde or green, kasi alam naman po natin ay green symbolizes for money. So ito ay nakaka-attract ng pera or money. So kapag po tayo ay naglagay ng origami frog na ito sa ating mga wallet, so pinaniniwalaan na hindi ka kakapusin ng pera. So maraming pera ang darating sa inyo at ito din ay nakaka-attract ng maraming salapi. Ang lahat ng itong mga kanjansky, kung meron po tayong mga lucky charm o mga pampaswerte na ito, ay kailangan po natin na meron po tayong 100% na ang nilalagay po natin itong mga pampaswerte ay meron po tayong paniniwala rito na tayo po ay siswertehin. At hindi lamang po tayo naku-curious or gusto lang natin matry kung talagat ba tayong siswertehin. Dapat po talaga minsan tayo din na naniniwala. Dahil kapag malakas po yung ating paniniwala ay hindi nyo ba napapansin na marami din mga gandang nangyayari ang dumarating sa atin kung tayo po ay naging positibo. And of course, sa lahat ng ito, ito lang naman po ay isang gabay lamang, okay? Nasa atin pa rin po, dapat gumawa po tayo ng action, hakbang, o pagpaplanong gagawin. Dapat po tayo magsipag, maging determinado po tayo na kung paan po tayo umangat, okay? At manalig po tayo sa may kapal. At asahan din po natin na ang ating yamang hinahangad ay makakamit din natin sa tamang panahon, okay? So that's all mga ka-Jansky, at meron naman kayo natutunan. At kung nagustuhan nyo ang topic natin for today, ay pakilike na lamang po ang ating video, okay? Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lamang kayo mga ka-Jansky. So maraming salamat and see you again on our next one. Keep safe everyone! Bye!